So ayun mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo yung aming weekend routine ni Mr. dito sa aming tindahan. Medyo nakakapagod talaga siya pero okay lang no? Worth it naman ang aming pagsisipag dahil ito yung dahilan kaibigan kaya lalong lumago ang aming negosyo at umasinso ang aming buhay. Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Good morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka negosyo partner, Ate JB. And for today's topic kaibigan no? Ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa namin ni Mr. dito bilang mga tindero at tindera. Meron kasi nagtanong kay Ate JB, no? Kung meron ba kaming day off. Ayan. Ang sarap, no? Ang sarap, kaibigan, no? Pag meron tayong day off. And direct to the point, kaibigan, no? Walang day off si Ate JB dito sa aming tindahan. At alam ko, maraming makaka-relate nito yung mga kapwa ko sa store owner. So minsan maiisip mo minsan maiisip natin difference na siguro mas maganda mag-work sa mga offices sa government sa mga private companies kasi may day off na pero tayo kaibigan bilang mga tindero-tindera mahirap no mahirap mag-day off. Well, wala naman tayong boss, anytime pwede tayong mag-day off, ika nga no? Kahit mag-day off tayo araw-araw. Pwede 'yun pero nasasayangan kasi tayo no, sayang kaibigan. So kung yung iba nagkakasiyahan, nag-bonding moment with their family and friends tuwing weekend, especially sa Linggo. So, tayo kaibigan, ang hirap kasi naman alam natin, pag Linggo, Sunday, no? Sunday difference, napakalakas ng bintahan. Kasi most of our kapitbahay, mga customers nandito lang, no? Kasi wala silang work. Kaya, mabinta talaga yung Sunday kaibigan. Kaya naman kami, hindi kami nag-day off, no? Pag Sunday, always talaga open ang aking sari-sari store. Kung ngayon mga kaibigan, no, ipapakita ko lang sa inyo yung ginagawa namin, no, yung weekend routine namin ni Mr. bilang mga tindero at tindera. Ipapakita ko sa inyo kaibigan, no, maagang-maaga kami gumigising. Wala pang 4 a.m. gumigising na kami kasi nga maraming gawain. No, pag weekend, maraming gawain talaga kaibigan. And matagal kaming natutulog. Kasi kailangan ihanda ang ating tindahan para sa darating na weekdays, no? Monday hanggang Saturday. Kaya maagang nagigising, no? Gumigising, matagal rin matutulog. So ito yung routine namin ni Mr. No? So ngayon kaibigan, without further ado, no? Baka ma-board kayo. Ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa namin ni Mr. tuwing Linggo. At alam mo ba kaibigan, nakatulong rin ito, no? Nakatulong ito sa pagpapalago ng aming negosyo para magkaroon kami ng magandang buhay. Sana nga kaibigan, no, tayong lahat, no, tayong lahat ay magkaroon talaga ng magandang pamumuhay. And asinso, no, ang sarap sa pakiramdam kaibigan pag masaya ang ating family, makukuha natin, mabibili natin lahat ng ating mga kailangan. Kaya naman nagsisipag talaga kami noon, nagsisikap kami ni Mr. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang aming Sunday routine. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo ang morning routine namin ni Mr. tuwing weekend, especially sa Linggo, dear friends. So ito yung ginagawa ni Ate GB. Habang nagbabantay ng tindahan si Ate GB ay naglalaba na rin. Ayan, pasensya na sa ating washing machine. Medyo madumi na, no? Nasa labas kasi siya kaibigan. So, naglalabas si Ate JB habang nagbabantay ng tindahan. And at the same time, gumagawa ako ng ice candy. O, diba? Ayan, so nandito na yung cornstarch ni Ate JB. And nakaready na rin ang ating gatas at saka asukal. So, ito yung routine ko talaga, dear friends, no? Kadalasan every Sunday. Actually, yung ice candy kaibigan, gumagawa ko niyan 3 times a week. Ayan, yung paglalaba every Sunday. So marami talagang gawain kaibigan pag Sunday, no? Ayan, so at least kumikita tayo, no, habang nagwo-work sa bahay. And si Mr., ayan ang ginagawa ni Mr. Gidugmok, no, sa Bisaya, gidugmok niya ang biskuit. Dino, durog ba yun sa Tagalog? Ayan, ito yung panglagay namin kaibigan sa ice candy namin, no, na ang flavor ngayon ay cookies and cream. Cookies and cream ang gagawin ni Ate JB. So, masaya si Ate JB kaibigan kahit papaano, no? Kahit nasa bahay, kumikita pa rin tayo. Ayan, kung nakikita nyo yung mga paninda ni Ate JB, kunti na lang ang laman, dear friends. Ganito talaga ang itsura ng ating tindahan tuwing Sunday. Kasi nga, mabintang-mabinta.
Buong linggo. So, thank you so much, God. Medyo konti na lang talaga ang lamahan ng tindahan ni Ate GB, no? So, ang gagawin ko ngayon, dahil Sunday, maglilinis na naman si Ate GB, magpupuna sa mga alikabok. Ito yung ginagawa ko talaga every weekend, dear friends. And aside from doing this, alam niyo naman, hindi talaga mawawala sa atin yung ating pagwa-YT. Ayan, nanonood ako ng videos ng ating mga kasari, dear friends, ng mga kasamahan natin sa YT World. Nanonood ako ng kanilang mga videos para naman kahit papaano no, may matutunan si Ate GB. Ayan, meron kasi, marami kasi tayong matutunan, dear friends, from our mga kaibigan sa YT World, no? So, we are helping them and they are also helping us. So, ganun na no, give and take. So, maraming gawain si Ate GB. Maglilinis. Ang daming cartons, dear friends. Yung mga karton, yung mga, kung sa Bisaya, paano, gisudlan, o mga tinda, no? Ano ba yung sa Tagalog? Basta, doon nilagay yung mga tinda natin pag nag-grocery tayo. Kaya maraming cartons si Ate GB. Siguro, ibibigay ko yan or ibibenta. At pati egg tray, dear friends, marami na rin, no? Ayan, yung ating bigas, basta weekend, kunti na lang talaga, no? Kasi nga, Monday tayo na kadalasan na mamalingki. Pag Monday, marami tayong stocks na bigas. Pero ngayon, Sunday, ayan, kunti na lang. Lalo na itong Ganador, dear friends, isa sa mga pinakamabinda kasi nga masarap. Tingnan nyo. Siguro mga 5 kilograms na lang ang Ganador. Okay, pero yung ating mga beer... nag-stock talaga ako before weekend, kaibigan, dahil alam ko, mabinta-mabinta pag weekend, maraming mag-inuman, kaya ayun. Marami na akong, marami nang walang laman, no, kasi may nag-inuman kagabi Saturday. So, ito lang, ito ang routine ni Ate GB, hindi pala lang, no, maraming ginagawa si Ate GB tuwing weekend. At after namin magawa yung aming mga gawaing bahay, kaibigan, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, no, naglabas si Ate GB, namalingki, no? At nag-grocery kami ni Mr. kanina. Mga hapon na kaibigan, no? O tapos kung maglaba, nag-grocery kami. Papakita ko sa inyo. So, ito yung nag-grocery namin, kaibigan. Ang dala ko pera kanina ay 15,000. So, 15,000 lang dahil hindi naman marami, no? Kasi nga, may stocks pati si, ano, si Ate JB. Ayan, sorry, nabulo na naman ako, no? Gutom na kasi. So, ito yung... napag-grocery namin, kaibigan, tatlong boxes ito, no? Yung isa din, na-display na ni Mr. At meron kami mga chichirya, mga tissue. Ito, kaibigan, doon sa pamilihang bayan, no? Nagtitinda rin kasi ako ng gulay at saka spices. Yan, hindi napapagod si Mr. at si Ate GB, no? Habang kami ay nag-display ng aming mga paninda, ayan, merong bumibili sa ating tindahan. So, masaya tayo, no? We are so blessed! Dahil marami tayong mga customers, kaibigan, no? Kahit gabi na. So, ito yung pangatlong box, kaibigan, no? Na pinag-grocery ni Ate GB at ni Mr. kanina. Ayan, mga sabon ito, kaibigan, nasa ibang box, no? Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo yung aking tindahan. Meron pa naman laman, no? Actually, marami pang laman ang aking tindahan, kaibigan. O, tingnan nyo, no? Marami pang laman ang tindahan ni Ate GB. Pero kasi nga weekend, nag-grocery ako. Alam nyo naman, kaibigan, pagkatapos ng Sunday, magiging malakas masyado, no? Talaga malakas yung ating binta, lalo na pagdating ng Wednesday, Thursday, at saka Friday, kaibigan, no? Mabilis maubos ang ating mga paninda, pero hindi binta, kundi utang. Ayan, maraming umuutang sa ating tindahan, kaibigan, no? Pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday. Kaya tinitiyak ko talaga na marami ang stock sa aking tindahan, no? Maraming mga paninda si Ate JB. Ayan. So, itong mga stocks ko, kaibigan, hanggang next week, no? Mga Saturday, kaibigan, no? Ayan. So, marami ito, kaibigan. Yung iba, hindi pa nga na-display. Ayan. So, dapat talaga nakahanda tayo. Again, kaibigan, maraming gawain. Tingnan nyo, gabi na, no? Gabi, maaga akong nagising kanina, 4 a.m. kasi nga naglabas si Ate GB. Hindi na nga ako nakapaglinis talaga ng aming bahay kasi marami talaga kaming mga gawain. After ko maglaba, ayan, nag-grocery kami. At ngayon gabi na, nagde-display. Hindi kami talaga matapos-tapos aming pagde-display dahil habang nagde-display, marami mga customer sa labas. O, diba? Kaya masaya-masaya ako. At while kami nagde-display, nagbabantay ng aming sari-sari store, meron pang naglalaro sa aming Pesonet Cafe. Oh, ganito kabusy ang life ni Ate JB, no? Busy, pero okay lang. Hindi kami napupuyat ni Mr. Dahil worth it ang aming pagsisikap, ang aming pagsisipag, no? Ito kasi yung aming source of income. Kailangan talaga maging masipag kami, no? Again, tatapusin na muna namin yung pagdi-display, kaibigan. Just maybe a few minutes
or 1 hour from now, ipapakita ko ang itsura ng aking tindahan pag matapos na kami mag-destino. See you later, guys! Ay, mga kaibigan, man, ipakita ko na sa inyo yung aming weekend routine ni Mr. No, pag Sunday, kaibigan, I always say to it na hindi close ang aking tindahan. Sayang talaga, kaibigan, and I always say to it na pag weekend, puno. Puno ng mga paninda itong aking tindahan kasi alam naman natin sa susunod na mga araw, hindi ko masasabing mabinta, malakas yung bintahan kasi mostly dito sa aking tindahan, kaibigan, utang, no? Marami kasi umuutang dito sa tindahan ko, pero okay lang, no? Magandang naman sila magbayad, no? Kaya dapat talaga puno ang aking tindahan, no? Para naman kahit anong hahanapin ni customer, maibigay ko kaagad, whether utang pa yon, okay lang sa akin, no? Magaling naman, maganda naman kasi sila magbayad, o, diba? Ayun, kaibigan, no? Sana nagustuhan nyo yung aking topic ngayon. Yung about sa aming Sunday routine ni Mr. Ayan. So, thank you so much, kaibigan. Pinanood mo hanggang dulo ang aking video. Thank you so much talaga sa suporta. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, no? Kahit bulol pa si Ate GB. Sana naman, magsubscribe ka din kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana pakishare na rin para mas marami pa tayo matulungan. Shout out sa aking nephew, no? 1 year old na nephew, masyadong maingay. Iwan ko bakit siya umiiyak. Hello, Esperan! Ayan, maingay talaga dito sa aming tindahan, kaibigan, pero okay lang, no? Masaya naman. Again, thank you so much. Thank you so much sa inyong pagmamahal, kaibigan. Thank you so much talaga, no? Thank you so much sa suporta. Alam ko, malaki ang natutulong ko sa inyo dahil sa mga tips and ideas na binabahagi ko. At thank you so much din, kaibigan. Malaki rin ang naitulong nyo kay Ate GB, no? Maraming salamat talaga. Sana tuloy-tuloy ang pagkasinso nating lahat. Thank you so much. God bless.